Matatanda ang kailan lang ikinasal sina Nash Aguas at Mika de la Cruz sa Tagaytay City noong 18 ng Mayo taong 2024, na dinaluhan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Sa eksklusibong panayam ni Bernadette Sembrano para sa kanyang YouTube channel, umamin sina Nash Aguas at Mika de la Cruz na nagkaroon sila ng matinding problema bago ikinasal. 6 na taon daw silang naging magjowa at may pagkakataon na nag-break sila. Sabi ni Badet, tawag namin kay Bernadette, nag-break sila ng 6 na buwan. Bakit hindi ninyo sinabi sa ibang tao na nag-break kayo? Usually masishare mo yun sa friends, di ba? Mabilis na sagot ni Nash, why we include other people sa breakup namin? I think with the process po to deal with the pain, kay Lord lang po talaga ako nagsasabi, even sa sister ko na si Angelica de la Cruz, ko hindi po ako nagpakita na umiiyak sa kanya and I've always say I'm gonna be okay, sambit ni Mika. Tanging ang Diyos lang ang naging takbuhan ni Mika sa lahat ng pinagdaanan ng relasyon nila ni Nash at sa kanya rin siya nang hingi ng mga senyales. Nang maghiwalay sila ay inamin ni Nash na, I was really lost din at ang purpose ko talaga is with God lang talaga ako may peace, in spite of the fame, money, politics, walang peace. Nung bumalik ako sa church at nagkaroon ako ng faith ulit, at ito rin yung marami kaming discussion, at ang tagal ko nang gustong mag-propose pero ang daming hindrances, sabi pa ng aktor at negosyante. Sabi pa ni Mrs. Aguas, nagkaroon siya ng tampo kay God, dahil sa panahong may dinadaanan siya noong pandemya, dahil namatay ang daddy niyang si Ginoong Ernie de la Cruz, wala siyang trabaho, tapos nag-aaral pa siya pero hindi makapag-concentrate. At saka naman sila nagkagulo ni Nash at yung time na iyon ay napansin din niya ang pagbabago ng asawa, na dati kapag may tampuhan sila ay kaagad siyang pinupuntahan mula sa Cavite hanggang Malabon, kahit madaling araw pa para lang pag-usapan nila ang problema. Dagdag pa niya, nung finally wala na siya, si Nash sa heart ko, bigla kaming nagkikita out of nowhere, sabi ng aktres. Kahit hiwalay na ay nagkikita sila by chance, dahil sa mga okasyon na dinadaluhan nila na hindi nila alam sa isa't isa, nakagagawan pala ng mommy nila na super close. Ayet ang senyales na hiningi ni Mika na may sagot, nung birthday niya, December 9. Aniya, I want to invite my family for dinner, tapos nung time na yun very busy po sila lahat. Sabi ko, Lord, sino invite ko sa birthday ko? Gusto ko sana mag-Ocean Park magsalo-salo po. Tapos yung second family ko po, pamilya ni Nash, we remain as friends po talaga. Never kaming nagkaroon ng masamang tinapay. After that po, it happened na they, Nash's family, were there sa birthday ko and then na-aksidente po siya, hindi siya nakapunta. Nabali po ang kamay niya, kwento ni Mika. Na-dislocate at inoperahan ako that day, sabi naman ni Nash. Mula raw noon ay nagkabalikan sila. Nag-propose raw si Nash Aguas December 25 ng umaga.